mamamasyal ngayong summer sa Coron sa Palawan. Huwag nang magulat kung sa mga resort at isla, nag-uukay na siya, galing niya mag-uukay ah. Makitang sila'y pag-alagala. Parang mga giant butiki na may pagka-dinosaur ang balat. Prenteng-prenteng naglalakad sa tabing dagat. Kung ang Indonesia may Komodo dragons na doon lang makikita, Pilipinas lang din ang meron ng Palawan Monitor Lizard, scientific name, Varanus palawanensis. In short, bayawak! Sa luxury island resort ngang ito, ang mga bayawak, pakalat-kalat lang. Sobrang laki. Ayun ah. May namamasyal sa dalampasigan. Naglalakad-lakad sa mga pathwalk. Bumababa sa puno. At tumatambay sa labas ng cabin rooms. Tutuusin kasi, may karapatan sila dahil sila ang nauna sa isla. Sila ang mga original na nakatira rito bago pa dumating ang mga tao. Pero dahil sa pagsulpot ng iba't ibang mga establisimiento sa Coron, mas madalas na silang nakakahalubilo ngayon ng mga turista. Since maganda pa yung condition ng mga forest dito, ay talagang marami pa rin ang mga buhay ilang in general at yung mga bayawak. Ang magkasintahang ito, hindi pinalampas na makipag-photo op sa tila welcoming committee ng resort. Nakakatuwa rin tignan kasi hindi mo masya madalas nakikita sa city. Para mga camera ready na rin sila eh. Nakakagulat kasi pag bigla siya. Lalaki. Lumalabas yung dila niya. Nakakatakot. Pero harmless sila. Pag mga guests naman namin, medyo natatakot. Ginagayad lang namin sila pababa ng hagdan. Hindi mo namin sila hinahawakan o hinihila kasi nga bawal silang masaktan. Upon arrival, ini-inform na namin yung guests na merong ganitong wildlife dito sa island and then we have to respect their domain. Nire-remind namin yung mga staff na don't feed the wildlife species here. Pag pinapakain kasi nasasanay. Ang ilan sa kanila, madalas daw maispata ng waiter na si Mark sa labas ng kanilang dining hall. Papasya lang kasi naamoy nila yung mga pagkain. Kasama na namin sa trabaho yung mga bayaw dito. Mga kaibigan talaga namin. Yung mga resort, typically may mga basura and may mga kumakain sa labas. Nakaka-attract yan ng mga wild animals from the forests. Ang mga bayawak, pinangalanan pa nila. Gaya ng isang ito na mahilig daw magbabad sa araw. Kaya tinawag nilang Sunny. Siya po yung pinakamabait na bayawak na na-encounter ko rin. Si Jennifer naman, may pagkapilya. Umakyat kasi siya sa mga table pag wala ng tao. Medyo bata pa kasi siya. So, makulit talaga siya. Pero may next gen o mas batang bayawak na pumalit sa kanyang trono. Si Kulit. Obvious ba? Nung naamoy ni Kulit ang ulam na manok ng mga turista, muling umandar ang kanyang kakulitan. Dahan-dahan lang sa pagpapalayo yung bayawak para both guest at saka yung bayawak hindi magulat. Kasi pagka magulat yung bayawak, may possibility na ihampas po yung kanyang buntot, di kaya magkagat po siya. Kompleto po tayo dito with our medical facility. Meron din tayong resort doctor who is also well-versed with yung related sa mga medical issues related sa bayawak. Meron din tayong mga anti-tetanus na mga injections. Ang Palawan Monitor Lizard may matatalas na ngipin, mahabang dila, at matutulis na kuko. Humahaba rin sila ng hanggang 2 metro. Dahil semi-aquatic ang mga bayawak, pwede sa tubig, pwede rin sa lupa,
hindi lang nila kayang umakyat sa mga puno kung saan sila kumakain ng prutas. Magaling din silang lumangoy. At nakakapanghuli ng pagkain nilang isda. Ang ilan sa barkada ni Kulit. Sa lagoon na ito, nakatapat ng cabin rooms, malimit tumatambay, kung saan din sila nakakakuha ng tilapia. Isa sa kanila, si Putol, na putol ang kalahati ng kanyang buntot. Sa kanilang barkada, si Putol daw yung kung tawagin ng mga Gen Z ngayon, nonchalant o chill lang. Sobrang hina na po siya maglakad. Nakadapa na lang lagi, hindi na ganun gumagalaw, napapagkamalan din siya, nakala na patay na. Pero nakarelax lang talaga yung katawan niya. Sa isa pang luxury island resort sa Coron pa rin, ang tinatayang 10 mga bayawak, feeling borders daw. Pirmi nang nakaabang sa oras ng kainan. Lagi pong nakikita dito yung mga bayawak. Kanina po ay tatlo sila dito, ngunit yung dalawa po ay tumago na sa ilalim ng pathway. Pag nagpakain kami ng aso, nakikisalo sila. Tapos mas matapang na sila sa aso ngayon kasi sobrang laki. Gaya ng isang ito na abala sa pagmukbang ng kanin. Pero biglang may sumingit na mas malaking bayawak. Kaya sa huli, nagpaubayan na siya. Hindi nag-a-attack. Sila ay curious lang. Sila ay titingin sa'yo. Pagka naramdaman nila na hindi mo sila gagalawin or i-attack, aalis lang sila. It's very special for us because in Germany we don't have lizards. So it's very special to meet them on vacation. They're not scary. They're just very impressive. Kailangan ng wildlife farm permit. Yung sinasabi natin na reporting and monitoring, dapat talaga yun ay constant. Dapat yan ay nabibisita rin ng isang veterinarian or meron silang in-house na veterinarian. Na-realize ko lalo na pwede pala na mag-coexist ang turismo at saka ang kalikasan. Ngunit hindi lang sa mga resort nagkalat ang mga bayawak sa Coron, pati na sa ibang parte ng probinsya, pagala-gala. Sa Black Island, sa munisipyo ng Buswanga, ang mga bayawak nakabakod pa. Ang ilan, nakuhanan pang nag-aaway. Barangay De Calachao sa Coron na si Nenita. Madalas nga raw mamataan sa malayo ang mga bayawak sa kanilang bakuran. Isang linggo, kung minsan, maapat na araw. Kaya akala mo rin buhaya. Pero harmless o hindi naman daw sila nananakit. Krrrr. Ang pakay raw talaga ng mga bayawak ang kanyang mga alagang manok. Ang tawag sa amin bugaw. O ako ang nagpalayo sa kanila, hinahabol ko. Hindi rin namin maraabutan. Si Pedro, hindi niya tunay na pangalan. Ilang beses na raw kinain ng bayawak ang mga alaga niyang manok. Ang sisyo po minsan yung kinakain nila. Minsan po lima, minsan tatlo po na nagpunta doon. Kaya sinisilo niyang mga ito gamit ang nylon. Pinapainan po ng hasang ng isda. Binibitin lang mo para hindi po nila maabot. Para po pa naglapit po sila sa silo, mahuli po sila. Ang mga nahuling bayawak noon, pinapakawalan daw niya sa ibang bahagi ng barangay. Pero ang nakakaalarma rito, may ilang mga residente na ang mga nahuling bayawak ipinanlalamantyan noon. Si Kaloy, hindi niya tunay na pangalan, naniniwalang ang pagkain ng karne ng bayawak, pampalakas ng katawan. Dahil po yun sa mga tiyuhin ko ma'am nung una, talagang mahilig silang kumain ng kwan, bayawak. Doon po ako una nakatikim. Pero nilinaw ni na Pedro at Kaloy na itinigil na nila ang pagpatay at pagkain ng bayawak. Tama nga po yun para magdami naman po sila. Magkarne ka na lang dyan sa labas, huwag ka na lang pumatay ng pinagbabawal na kwan, kagaya ng mga bayawak.
ang bayawak ay nakalagay sa endangered category na. Pinagbawal na talaga naming mangolekta, mag-alaga at manghuli ng kahit na anumang buhay ilang dito sa lalawigan ng Palawan. Pagdating sa ating mga kapatid na katutubo, meron tayong binibigay na exemption para sa paggamit o pagkatay ng mga bayawak. Ngunit dapat ito ay meron pa rin sapat na bilang o regulated nang sa gayon saklaw pa rin ng Wildlife Act. Sa aming pananaliksik, napag-alaman din na talamak pa rin ang bentahan ng bayawak sa black market. Sa social networking sites nga, lantaran ng kalakal nito. Pag ikaw ay napatunayan na nanakit o pumatay o nagbenta ng bayawak, ito ay may kaparusahan na pagkakulong simula 4 na taon hanggang 6 na taon at may penalty rin na nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 500,000. Kaya ang DENR, katuwang ang Palawan Council for Sustainable Development, puspusan ngayon ang kampanya para sa preservation ng mga bayawak sa isla. Lahat naman ng wildlife ay kanya-kanyang role na ginagampanan upang ma-maintain ang balance ng ating ecosystem. Ang isang role nila sa nature is to take out yung mga sick and weaklings. Pwede rin sila mag-disperse ng seed kasi kumakain din sila ng ibang mga fruits. Mabuti na lang daw at ang mga residente nagkaroon na rin ng wastong kamalayan sa pagpapahalaga sa mga nilalang na ito. Kagaya na lang nung nakaraang taon sa Puerto Princesa City, ang kapitolyo ng probinsya, nakita ng delivery rider na si Ian ang isang bayawak na natrap. Naipit siya eh. Hindi niya makayang ilusod yung katawan niya kasi grabe na kalaki ng katawan niya. Kailangan natin talian yung kanyang mga paa para hindi siya makatakbo. Natatakot po yung kapitbahay namin sa bayawak dahil nga po, bira lang din po sila makakita ng bayawak. Ang bayawak, ginamot at pinakain ni Ian. At saka niya itinurn over sa tanggapan ng PCSD. Agad nila itong pinakawalan sa gubat. Masaya po ma'am na na-rescue po yung bayawak po na maibalik po siya ulit sa normal niyang tirahan. Sa ating mga kababayan at sa mga magiging turista ng lalawigan ng Palawan, ang lahat po ng buhay ilang dito, particular sa bayawak, ay protektado po ng batas. Mangyari po lamang na pag nakita natin sila, huwag nating istorbuhin, huwag nating sasaktan. Bago na diskubre ng mga turista ang ganda ng ating mga isla, sila ang mga nauna. Kaya dapat lang na sila'y igalang at protektahan. Dahil may karapatan sila sa sarili nilang tahanan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.